Yo yo yo, what's up, what's up? Kumusta? Babalik tayo. Ito na tayo, settle tayo ulit dito sa ating bansa. Medyo 2 months na nung nagsettle tayo, ayan. Tapos matagal-tagal na yung podcast natin. At ngayon, natatry natin mag-vlog. Papakita ko ano yung pinagkakabalaan ko sa spare time. Medyo busy tayo ngayon sana sa trabaho. Pangit yung schedule natin ngayon eh, kaya walang streaming. Magbablog na muna tayo. Ayan na. Pakita natin yung mga ginagawa natin ngayon. Ito, nasa Bakuran ako ngayon. Papakita natin yung mga ginagawa. Kape-kape muna tayo dyan. Pakita natin tong mga pinagagagawa ko dito. Ayan. Nagtatanim. Tanim mode. Ayan. Mamaya magtatanim tayo ng sili. Siling yung tawag dito. Siling maanghang, labuyo. So, tatlong klase itong binalatan ko ng buto kagabi. Bali, yung isa, ito, depende sa laki pala yan eh. So, ito yung maliit ng konti. By the way, galing sa freezer itong mga to. Kasi pag binibili ko ng sili, pinipreezer para mas ma-preserve yung ano niya. Matagal siyang mabulok or masira, o yung parang sobrang madadry na siya, mabubulok na. So, ito nga yung maliit. Tapos, naging ganyan na yung buto niya. Dinry ko overnight yan. Tapos, dalawang malaki yung kinuha ko. Ito yung pula. Tapos, ito kulay green. Yan, ganyan ang ano niya. Ito, taon niya, mamula-mula yung buto niya. Hindi ko alam ano difference eh. So, experiment natin yan. Ngayon naman ay magdidilig tayo. Ito, dati ko na itong ginagamit. So, binili ko to sa Ace dati. Mahirap kasi tubig sa amin eh. So, para makatipid. Imbis na alam niyo yung pressure. May pressure to eh. Pero yung normal na pressure, yan yung ginagamit natin. So, magdidilig tayo ngayon. Mga lupa na pang tanim na binili ko. Ito ay dating kulungan ng manok yan. Medyo ano yan. Ginawa na natin greenhouse. Mamaya, ipapakita natin yan. Ito yung mga tanim ko. I-experiment natin. Ayan, likuran namin yan ng labahan. So, ayan. Yung kabilang side ng atin. Ayan, pasukan ng likod namin. At ito yung parang bukasan ko ng itong ating greenhouse. At titingnan mo dito. May iba pa akong tanim sa gilid. Ito mga more of experiment lang naman to eh. Pero mukhang gumagana naman siya. Mamaya isa-isahin natin yan kung ano tong mga tanim natin. Mamaya papasabihin ko kung ano tong mga tanim natin. At ito, meron pa ditong malaki. Mahulaan nyo na agad kung ano to. At may dalawa akong pinapalaki ditong malalaking buto. Ngayon ay pupunta tayo, bubuksan natin tong gilid. Naglagay ako dito ng something na para mas madali siyang buksan. Bubuksan lang natin yan. Yan. Ingatan lang natin na sumabit dun sa ano natin. Sa mga maliliit natin. Sabit lang natin dito. Pasok tayo sa loob. Thirdly, ito ang loob ng ating garden, greenhouse. So yan, mahulaan nyo ba? Yan ay empalaya. Tapos naglagay na ako ng balag dito. So makikita nyo, diretso na yung balag na yan. Papunta dun sa kabilang dulo. Tapos ire-ready ko yan. Tatatlo pa lang kasi yung tanim ko eh. Disclaimer nga pala, hindi tayo talaga marunong magtanim. So puro experiment lang to at nanonood-nood lang naman tayo. Ito yung mga tali-tali niya na ibababa lang natin para ire-ready natin yan. Aakyatan niya ng mga ampalaya natin. So yung sample ng tali natin is bababa yan dito. So ire-ready natin yan para aakyat na lang dyan yung ampalaya. Yan. Itong mga malalaki na to, hindi kasama to. Ayan. Itong mga malalaki na to, bell pepper. Nilipat ko ng lalagyan kasi di ko alam kung ibon o niknik yung kumakain itong malalaki na eh. At saka medyo nasusunog sa araw, yung alas 10 hanggang alas 12, nasusunog sila. So makikita nyo, yung mga nandun, mga sili rin yung nandun, yung iba dun na bell pepper. Pero mas malaki ng konti. Ito naman, nasunog sila eh. May mga ibang tanim ako dito na
Hindi pa umuusbong. Iba't iba to eh. May tomato. Ito, ligaw lang yata to eh. Binalik ko nung tanim eh. Pero ito, tomato yata to eh. Nagtanim pa ako ng tatlong ano dito eh. Palaya. Tapos ito, binili ko online. Hindi tayo ng strawberry. 1 week pa lang to. 5 ang binili ko. Malaki na siya. Ito, 1 week dapat wala siya sa ano. Tapos tubig-tubig. Feeling ko, mabubuhay 4. Itong isa, medyo naghihingalo pa siya eh. Anong kailangan kong gawin? Bubuhayin pa rin natin yan, didilig-diligan pa rin natin hanggang sa sabihin natin talagang hindi siya nakasurvive. Pero ang pinaka matibay dito ay nasa gitna eh. Tsaka ito, dahil buhay yung mga gitna, ang ganda oh. Ayan, ito rin, maganda yung nasa gitna niya. Ito, ito nyo, may tumutubo na dun sa gitna niya. So, ganda to. Ito, wala pang tumutubo yung nag-iisa. Ito, niready ko lang pagkagagawa tayo. Mamaya, pag nagsili tayo, lalagay natin dyan. Tapos yan, inayos ko lang to. Yung mga rock binili ko. Naglagay kasi tayo ng parang ano dito, screen or ano ba tawag sa ganito, kulambo. Nagkita tayo ng kulambo kasi ito, may mga tanim tong maliliit eh. Kaya yung mga ibon, tinuka nila, kaya naubos yung dahon. Kaya naisipan ko lagyan na siya ng kulambo. Ngayon, magdidilig na muna tayo. Diligan na muna natin tong loob. Medyo mahirap lang pumasok ng konti doon sa loob dahil meron siyang ano, kalahati. Pero naaangat naman to. Maluwag-maluwag lang to kasi niready ko lang yan ng tali dito sa gilid. Pero ngayon magdidilig na muna tayo. Dilig-dilig na muna. Pasok na muna tayo sa loob. Dahil medyo mahirap. Diligan na muna natin tong ating ampalaya. Binabasa-basa ako yung dahon. Gusto nila nababasa yung dahon. Pero yan, yung lupa ang pinaka-importante. Yan. Ayos. Sarap. Ito, kaso ito, gumigilid na eh. Dapat yata, balagan ko na to eh. Yung isa pala, hindi ko nasabi. Yan. Yung kulay pula na nandyan ay... Siya ay... Parsley. Eh, tagal-tagal kong inantay yung musbong yan. Ngayon, eh, 1 week na yata ang umuusbong yan. Hindi ko alam kung mali yung mali ang aking tawag dito. Tanim. Sa kanya, ayan, tagal niyang, tagal niyang tumubo eh. Actually, okay na yan kasi yung lupa niya, kit na kasi itong binili ko. So, yung lupa niya, hindi katulad ng lupa nito na matigas-tigas. So, yung lupa na meron sa kanya is self, ano ba tawag doon? Basta may self something yung lupa niya. Kaya yan, yung kita niya, yung tubig niya dito, maano. Pero yan, tumutubo na, dumami na sila. Nung isang araw, hindi siya ganun karami. Hindi siya ganyan karami. So, ngayon, didilagan naman natin itong mga liliit natin na nandito. Pero, alam, ba't di umuso? Ano to eh? Nahanginan yata, nawala. Hindi ko alam kung nawala yung mga buto. Tapos yung ampalaya nga, hindi pa tumutubo. Tutubo din yan. Patience is a virtue. Ito, hindi ko alam kung ano itong tumutubo na to. Hindi ko mag-guarantee kung damo ba yan or ano eh. Kasi madidistinguish mo yung, kunyari, sili. Madidistinguish mo yung itsura na sili sa damo eh. Merong damo na, alam mo yun, parang ligaw na damo na parang paoblong yung ano niya. Tapos ito, didiligan natin. Ito, lupa-lupa lang. Based sa aking panonood, dapat huwag babasain yung crown o yung nasa gitna. Kasi paano ba yung sabi nila, mabubulok? Bubulok siya or something? Yan. Tapos ito yung sinasabi ko, teka. Ito yung sinasabi ko na, yan. Yan, damo yan. So, hindi siya part ng ano. So, ang gagawin natin, bubunutin natin yan. Yan. Wala na yun, wala na yun. Ito pa, isa pa dito, yan. Damo lang yan. Hindi na kailangan yan. Ilay lang natin yung ating pagdidilig natin. Sisimula ng mag-araw. Alanganin yung oras ko ng pagdidilig kasi alanganin din yung oras ko ng aking pasok. Yan, tuloy na natin ang ating pagdidilig. Muna itong carrots natin. Tapos, itong nasa dulo ay sili rin ito pero ito yung siling panigang. Yan. Tapos, ipapump lang natin ng konti ito. Para magkaroon ulit siya ng malakas na tubig. Tapos ito naman ay kamatis. Yan. Gagawin natin pagka medyo malaki-laki na sila lang. Kunti pag-iwi-walay natin yan. Yung iba kasi may umusubong pa eh. Tapos ito, bell pepper din to. Nagbigay yung auntie ko ng buto ng bell pepper. Sabi niya, tanim
tanim ko. Ito yung unang nilagay ko dito. Nasabi ko, experiment ako nga tong lupa namin. Kasi yung mga tinatanim ko na bago, na ano, nung nag-umpisa ako. Ano siya, sa bumibili ako ng lupa na pang garden soil. Tapos ito ay calamansi. Ito ay nabili ko na siya ng malaki na. Gusto kong itanim talaga tayo yung mga nakakain. Ito ay didiligan lang natin. Pero ano yan, kagabi or kahapon, isang tabong tubig ang inano ko dyan. Binisik ko ng dilig. Tapos ito, tatanim ko lang kagahapon. Ano to, Indian mango. Tatanim ko lang yan, Indian mango yan. Titingnan natin kung usbong. So, hindi ko na napakita paano yung process ng pagtanggal ng buto nito. Pero napakahirap. Ang Indian mango, napakahirap tanggalin. May buto siya, pero hindi pa yun yung seeds niya. So, ang ginawa, ang ano, sa loob nun, may nandun yung seeds niya, yung buto ng mangga. And then ito, ito yung manggang ano. Hindi ko alam kung totoo bang umuusbong yan o bumababa yung lupa. Titingnan natin. Ito yung manggang usual na mangga natin, yung pahaba. Hindi ko alam kung anong tawag dun eh, sa Tagalog eh. Hindi siya, marami kasing klaseng mangga eh, pero independently hindi siya yung manggang kalabaw. Pero yung normal na mangga na binibili sa palengke. Ito, tatlo na sila. Hindi ko alam itong pang, ginawa ko lang pa-ex yan eh. So, tingnan natin kung, hindi pa rin talaga ako sure kung ito ay umuusbong na ba siya. Pero parang nasira na siya eh. Hindi ko alam eh, baka nag-uugat na yan. Ito naman ay isang hilera yan. Puro kay mito yung isang hilera na yan. Sabi nila, saan ko itatanim? Saan ko daw itatanim? Nag-research ako, kay mito, pwede siyang gawing bonsai. Siguro lahat naman pwedeng gawing bonsai ng mga puno eh. Pero yan nga. Tatry natin yan. Pero matagal itong lumaki kasi puno yan eh. So, magiging ilang taon bago siya malaki. Pero yung iba dyan, baka ipamigay ko lang. Say-say natin, didilagan natin ngayon. Yan nga pala, yung kay mito natin eh. Tinanim lang natin yan sa napakaliit na lalagyan. Tapos siniksik ko lang ng siniksik. Diniligan ko lang ng diniligan. Yan, sa auntie ko rin yan galing yung... Sa auntie ko galing naman yung mga kay mito. Sabi niya, tanim natin. Tapos tinanim namin. Yun, nakita ko may mga lumalabas na ugat-ugat at umuusbong yung ibang mga buto. Nagkaugat na. So ang ginawa ko, tinanggal ko lahat sila. Maliit na lalagyan lang, as in maliit lang. Tapos yan, pinag-iwaiwalay ko na sila. Nilagyan ko na agad ng malaking ano, para hindi na ako magre-repat ng magre-repat. Para yung ano nila is permanent na. Yan. Mamaya, ito, maganda na. Ika-close up natin yan. Maganda na yung dahon niya. Tapos, ayan, ito, meron kasi siyang, kung alam niyo yung buto ng kaimito, itim yun, di ba? Tapos meron siyang parang shell. Tapos ito ay, ito na yon. Sa loob ng shell, mag-aano yan. Pero ito yata masikip pa eh. So, ginagawa ko, tinutulungan ko yan. So, halimbawa ito, matatanggal na siya eh. So, pwede mo na yan tulungan para magbuka na siya. So, ayan, magbubuka na yan. Yan, maglalabas na yung dahon niya. Ito, itong dahon sa gitna. Ito yung kasama sa buto yan. Bubuka yan. Na parang ganito. Yan. Bumuka na siya at laki na ng dahon niya. Oh. Ganda na ng dahon niya. Nakababa siya. Usually ang plants, nakababa ang dahon. Pag, hindi ko alam to kay mito pero makapal yung dahon na niya kagad eh. Usually ang plants, pag nakababa ang mga dahon nila, indicator yun na kulang sila sa tubig. So, ang gagawin mo lang, didiligan mo, aangat na ulit yung mga dahon nila. Ganun lang yung kasimple sa aking pag-observe sa kanila. Yan, diligan lang natin konti to para maano yung ano niya. Pero sana hindi maluto sa araw. Patience is a virtue. So parang ito, so from this video, siguro mga more than a month na namin itong tinanim from seed to yan, mga naglalaki yan ng ganyang kalaki. So, magkakasama yung isang batch. Yung iba kasi, parang lumubog na lang ng lumubog. Ito, mas malaki. Yan, ito, malaki to. Ito, malaki to. Yan, kita nyo, ganda na ng dahon niya. Wow! Yan, no? Tignan mo yan, no? Wow! Ganda na ng dahon ito. Ganda na ng dahon ng kay Mito, eh, no? Ito, may kumain yata, hindi ko alam. Pero yan, kuya, nagkakaroon na siya ng isa pang dahon sa gitna. So, dadami yan. Itong isa, hindi pa bumubuka yung dahon niya eh. Pero bubuka rin yan eventually. Patience lang, patience. Itong nasa likod, siling ano yan, labuyo. Putek yung mga ibon kasi kinakain eh. Hindi ko alam, ibon o niknik eh. Kaya ginawa natin, nagkaroon na tayo ng net. Pero ito, tingnan natin kung masusurvive pa natin to. Ay, meron pala ako isa dito na hindi nadiligan. Ito ay kabatch ng mga kinain ng ibon na sinasabi ko kanina. Hiniwalay ko lang siya kasi hindi maganda yung dahon niya.
na dulo, isang dulo. Tinry ko, sabi ko, try ko na diretsa sa lupa. Pero maliit pa rin siya, hindi pa rin lumalaki. So, hanayin kung gaano siya, papaano siya, lalaki pa ng malaki. Pero itong mga to, papalakihin pa natin yan, siguro mga, ito siguro, ano na to, may 1 inch na tong mga to. So, mga 2 inches siguro, ire-repot natin yan para mabuhay ng mas maganda. Continue na tayo dito sa dilig natin. Tapos, ito, yan, sili rin yan na bell pepper. Galing naman yan dun sa, nahingi ko na yan, may malaki na ng konti, dun sa kamag-anak ng asawa ko. So, yan. Tapos mamaya punta tayo dun sa matangkad na yon. Pero yung, iba yung matangkad na yon, pero tong halos isang hilera na to is bell pepper yan. Yung iba maganda na naging tubo, yung iba ano eh, kinakain eh. Kaya wala nang ano, papump lang natin ulit to. Pump lang natin yan. Medyo, ano ha, medyo matagal-tagal na rin yung pag, ano natin, pag-tour ko sa inyo. Sabi ko nga kanina kung magtatanim tayo ng sili, pero baka bukas na lang natin or ano, separate vlog natin yung sili ha. Ipapakita ko sa inyo yung paano ko siya gagawin. Ano lang man ako eh. Ano, experiment. Experiment! Papakita ko sa inyo mamaya yung nakababa yung ano, yung kanyang mga dahon ng parang malungkot siya. Tapos didiligan natin yung mga dahon na yon, yung lupa niya. At tapos makikita nyo mamaya-maya, biglang aangat yun. Ewan ko lang kung mag-aangat siya kagad hanggang sa matapos tayong mag-ano, mag-video. Video killed! Alam nyo na yung kanta na yun. Ito sa mga 90s. Sino bang ano nun? The Radio Star! Medyo mainit-init na kasi ang ano eh, late na ako magising kasi nga yung oras ng tulog ko. So, yung sinasabi ko, so nakababa yung ano niya, ganyan dahon. Medyo malungkot yan, kulang sa tubig. So basahin lang natin konti, pero gagawin natin itong lupa na niya. Dadamihan natin ng konti ng tubig. Itong mga iba na to, dinagdagan ko ng lupa yan kahapon. Kasi since hindi ko nakasiksik yung lupa, pag dinidiligan mo, lumulubog yung lupa eh. Ito, makikita nyo. Yan, hindi ko pa dinagdagan kasi yung ibang ugat ng kaimito ay lumalabas sa ibabaw. So, dinagdagan ko ng lupa to, yung iba. Ito, wala pa eh. So, pero, makikita nyo, naglalagay ako ng shell ng itlog. Yan, maganda daw yan, calcium para sa halaman. Tapos, ito naman ay green tea. Doon din sa kamag-anak ni Mrs. Ko, ito nakakuha. Binigyan niya. Pagka may lumaki ng sanga dito, ito, mga 1 week ago, maliliit lang to eh, na umuusbong itong mga nasa baba. Ngayon, nalalaki na ng dahon. Ayan, green tea yan, green tea. Ayan, pag may lumaki ng sanga dyan, magpuputol tayo. Papakita ko sa inyo na magpapalaki tayo ng separate na, ano, na green tea mismo. Okay, natapos na ang pagdidilig natin, guys. Yan ah. Sana nagustuhan nyo ang ating mini tour ng aking project ngayon, yung ating pagtatanim ng mga kung ano-ano. So, bukas or sa susunod na vlog, abangan nyo ang aking next video. Magtatanim tayo ng ano, ng sili. Yan ito yung kinuha ko sa direct na buto, ano, ng sili mismo, tapos yung mga buto niya. Tapos may nakaabang pa ako na tatanim natin na kit ng ano, ng basil at yung pa akong okra. Yan, okra. Tapos yung iba ay tatry natin yung mga maliliit na pinakita ko sa inyo na hindi yata successful yung pagkakatanim ko, baka hinangin yung buto eh. So itatry natin itanim yung mga yon. Ang hirap kasi baon eh. Pag binaon mo, minsan hindi tumutubo eh. So itatry natin ng ano, itanim siya. So di tayo expert ulit guys ha. Nililibang ko lang yung sarili ko. Sa ulitin guys ha, ito yung lingkod, si Boss Jigs. Yo, yo, yo!